Yo, what's up? This is I2K po mga kaibigan. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. At dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys, let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang Senator Rafi Tulfo, binanata ng bagong talaga ni President Bongbong Marcos Jr. na FDA Director General na si Samuel Zacate sa pagdinig sa Senado patungkol di umano sa nangyayaring korupsyon sa FDA ng paghingi di umano ng 5 milyon hanggang sa 20 milyong piso mula sa mga kumpanya na gustong mapabilis ang proseso ng pag-aproba ng kanilang produkto. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe. Sa lahat ng mga di pa nakasubscribe, guys, mag-subscribe na po tayo dito kay Pinas News Insider para update tayo sa mga bago niya nilalabas na video. At huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat lagi sa inyong suporta, guys. Kaya tuloy na natin, let's go! At i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, naging mainit ang pagdinig sa Senado patungkol sa isyo ng korupsyon na nangyayari sa FDA nang hamunin ni Senator Rafi Tulfo ang bagong talaga ni Pangulong Bongbong Marcos na si FDA Director General Samuel Zacate na maglabas ng kanilang salin kada taon dahil di umano sa bayarang nangyayari sa FDA. Kasunod ng pagsiwalat ni Senator Rafi Tulfo na naghihingi di umano ang Food and Drug Administration ng mahigit sa 5 milyong piso hanggang sa 20 milyong piso mula sa mga kumpanyang gustong mapabilis ang pagproseso sa pag-aproba ng kanilang produkto. At mas uminit pa ang ulo ni Senator Rafi Tulfo dahil sa sumbong mula sa kumpanya ng gamot dahil napipilitan aniya sila na magsara at itigil ang kanilang operasyon dahil sa pagkalugi, lalong-lalo na ang mga maliliit na kumpanya na maliit ang kinikita. Bunsod ng korupsyon sa loob ng ahensya ng Food and Drug Administration o FDA. Samantala, hindi rin mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento patungkol sa balitang ito. At ayon pa sa kanila, galing mo sir, nakakapanindig na balahibo ka po. Ikaw lang po ang nakakagawa ng harap-harapan. Tama ka po sir, sana lahat ng senador katulad mong trabaho lamang po. Ikaw lang ang inaantay sa Senado, sir. Kaya ito na lahat ng mga corrupt sa gobyerno. Natatakot na. Ingat ka po lagi, sir. God bless po. Mabuhay ka po, Sir Tulfo. Sa wakas, masiwalat na talaga ang kawatan sa lahat ng sangay ng gobyerno. Pagpalain ka nawa, Sir Tulfo, ng ating Panginoong Diyos. Ikaw ang totoong may kamay na bakal. Hanga ko sa katapangan mo. God bless you, sir. We pray na gabayan ka nawa ng ating mahal na Panginoong Diyos. FDA kawatan, what a shame. Tanggalin na mga nagpapahirap sa bayan. Mga buaya na yan. Let's not give them a chance in this lifetime anymore. Senator Rafi, we are always behind you all the way. End quote. Willing ho ba kayo, voluntary po ito, na every year, ikaw at makasama mo sa FDA ay ipalabas ang iyong salin? At ako po, gagawin ko rin yan. Pag tinanggap po yung challenge ko, pareho tayo maglabasa nating salin. Ay, oo naman po. Very good. Opo. Put it on record, you accepted my challenge. Na ikaw at makasamahan mo sa FDA, lahat kayo, from you up to down to the janitor, magpapakitaan tayo ng salin. Yes, Your Honor, of course. Very good. I'm willing. Challenge accepted. Now, umpisahan po natin sa Certificate of Product Registration. You know what that is, right? CPR. Yes, Your Honor. Fast forward tayo ng konti. Bakit kapag nag-renew ng produkto ang isang pharmaceutical company, kinailangan renew ng registration, kinailangan maghintay sila ng up to 3 years or sometimes 5 years. At dito po kasi,
nagiging open to corruption itong sobrang haba na pag-aantay. Sa mga reklamong natanggap ko po, ang asking price para mapabilis po. Grabe si Sir Rafi Tulfo, no? Ilang buwan niya pa lang sa Senado, talagang babanggay niya kung sino man yung mga anomalya talaga sa Senado. Yung proseso, and you don't have to wait for 3 years, wag ko kayong iling-iling, sir, please. I don't like that. Para mapaiksi ang proseso, ang hingian po ay 5 million pesos. Sometimes it can go... No, sir, wag kayong iling, sir. Sorry, pa. Wag. Sometimes it goes up to 20 million per Prada. Go ahead, sir. Answer it. Laki na, no? Your Honor, kaya po ako napapailing kasi kung yan po ay totoo, nakakapanlumo po yan. Kasi actually po, we do not tolerate that in my agency. Regarding po sa mga 3 years na product, I must admit po sa Center for Drugs and Center for Drugs, minsan nga naniniwala po ako kasi with regards sa backlog, nakikita ko din po yan, masyadong marami. Now, as my directive po, ngayon po nagsisimula na tayo, Your Honor, to streamline the process. When I say streamline the process, what I notice in the FDA is the lack of digitalization and digitization. So yan po ang aking naging prioridad. Yung pong aspect na yun ang pong ginagawa natin ng paraan. Katulad po na sinabi ko, Your Honor, yung atin pong unang pagkikita, sabi ko po, inaayos ko pong ICT, ginagawa ko na po ngayon. At ang mga isa pang aspect po na nakikita ko sa kabagalan po ng sistema, aside from the stringent requirements, of course, Your Honor, no, we cannot do something about it, is yung mga payment posting. Yan po ina-address na po natin ngayon yan. I already submit a request from the National Printing Office. Baka po pwedeng umubra yung e-receipt. So naghihintay po ako sa aking kasamahan sa publiko, Public Service po sa National Printing Office. Hinihintay ko po yung inyong response kasi po eh madami na po ang madami na response ko po. I'm sorry, Mr. President. National Printing Office po. Okay. I'm asking them, I'll give a letter of follow-up regarding dun my request. Now another thing po, Your Honor. I'm tasking my director. I don't want to mention her name. Why not? No, I will mention her name, sir, Your Honor. Let's be transparent here. Okay po, Director sir. Sirunay, I'm asking her. What's her name po, sir? Director Sirunay po. I'm asking her to address the backlog as soon as possible, but she committed to me that she will address the backlog and will have a zero backlog by June 2023. Mm-hmm. Yan po, tinext ko po siya kahapon kasi sabi ko sa kanya, I cannot cover this anymore. I cannot cover this for a long time. I cannot justify you. You must address, we must help those people, we must not have a backlog. We have a zero backlog policy. Another one po, Your Honor, on my agency, I must admit, no, on the part of director, to be fair with my director Joyce, no, she's a very talented and brilliant director. I have to admit that there are problems in my agency. Number one is the lack of manpower. So what I do is to have a directive to all my directors to fill up the plantilla positions. What I noticed, there are so many plantilla positions, not only in the internal management and centers, but also in the field regulatory operation. Now, another thing, nagkakaroon po kami ng backlog because nauubusan po kami ng expert pool, yung mga nagre-review po ng mga gamot. So that's one of the thing that I'm addressing because yung ano natin, honoraria natin sa mga expert natin po eh, baka hindi nga po makaabot pa sa gasolina. So that's what I'm talking to them, that yung consultant, ay yung ano, expert pool, igawin ng consultant para may regular ng tayo. But of course, the expert medical doctors, I must admit, because I'm a doctor also, they have leavings, no? But I cannot, hindi namin mapantayan sa ahensya. Another thing, to address the manpower, number one po, ginawa ko po to fill up all the plantilla positions. So that the next year po, I already talked to Secretary Amena that my plan is to reorganize the FDA because the FDA, the organization of the FDA is not coping up with the system or the innovation of the science of this country. So those are the things that I need to address. Aside from that, sir, there are administrative orders that I keep on talking to my people and also our beloved Secretary, the Administrative Order 67. I think I need to address that and to have a technical working group who... It's not anymore coping with the innovation, sir. So I have a technical working group. That timeline is January 2023. By that, we will have a working group. I will submit my recommendation for amendment of the administrative order number 67 for the ano, for the approval of the secretary, OIC secretary. Rest assured, sir. Rest assured, I'm doing my best. I'm doing my best in my capacity. The FDA are brilliant people. They're highly technical. Now, those allegations, I cannot tolerate that, sir, Your Honor. I will guarantee you that I will eliminate if I can see anything that is outside my principle of public service.
I will guarantee you that. Okay. Mr. President, thank you. Now, ang haba po ng inyong sagot sa napakaiksi pong tanong, gusto ko pong maiksing sagot. So, yung 3 years po or more na para sa pag-renew ng product certificate of product registration, from 3 years, pwede nyo bang mapababaan yan to what years, ilang years o ilang month o ilang weeks o days? Oh, wait po, Your Honor. Kuha ko lang po yung citizen charter ng certificate of product registration. Kasi sa ngayon, sir, Mr. President, sa ngayon kasi 3 years ang minimum. Inabot pa up to 5 years. So, may papangako nyo po ba na yung 3 years na yan ay mapapaiksin nyo po to at least man lang say 1 year? Mas maganda, 6 months. What I noticed, Your Honor, yung 3 years na yun, isip ko kung ano yun, collective po. So, nangyayari, nagkaka-problem po kami or bumabagal yung sistema nga namin sa pre-assessment. Not because, no, I give the benefit of a doubt sa mga tao ko. The reason, because of the internal management, sir. The commitment, basta po, hindi namin makompromise yung safety and efficacy ng isang produkto. That's why I'm amending the AO. Yun po ang pinaka-main target ko sa kanila. Kasi yung 3 years na yon, I think may possibility po talagang umiksi yan. Basta maayos ko lang po itong internal management. Sir, pang, haba-haba muna ako naman. Okay po, sir. Okay. Grabe. Oo nga, no, ang tikli lang kasi ng talagang pinatanong eh. Basta ang haba ng paliwanag. Eh, binabasag sila ni Senator Rabi, ano. Kanina, sinabi mo, you will not tolerate at walang problema sa ahensya mo sa FDA. So, parang malinis ang FDA. Now, let me tell you this. Because of the complaint, I spoke to a previous director general. And she admitted to me na draft written ang inyong agency. Mm-hmm. And she admitted to me, oo nga, 5 million to 20 million ang hinihingi kada produkto. That's why she said she's gonna put a stop to it. Pero, hindi niya napigil, hindi niya naputol yung practice na yon. That's why, natanggal siya. Now, huwag kang magmalinis. At huwag mong sabihin na malinis ang iyong ahensya. Just accept the fact na maraming problema dyan sa FDA. And you'll do something na para linisin yan. Period. Your Honor, I have to be honest. May mga naririnig po talaga ako. But the problem is, I do not have leads. Ngayon po, I'm telling you, because I'm... Hindi ko po talaga hayaan yung ganyan. So I want to coordinate also with people that have a knowledge regarding sa corruption ng ahensya ko. Puro siya po naririnig ko, but I do not have... Mr. President, may I ask this gentleman, meron ho ba kayong bit-bit na tao ninyo from PSG? O mga sarili nyong kamag-anak, kaibigan? Meron kayong sariling tao na bit-bit nyo? Meron naman po ako. Ilan po yung bit-bit yung sarili nyong tao, Mr. President? Meron po akong... yung regarding po sa tao ko po din nalakapos FDA. Yeah, na? From the outside, bringing those people inside to help you with your operations or whatever it is that you're planning to do with FDA. Who are those people and what are their credentials? Kamag-anak po, Your Honor. Kamag-anak. Wala po akong kamag-anak. Wala po akong kamag-anak. So who are those people na binitbit nyo po para to help you sa pagtrabaho nyo dyan sa FDA? Of course, sir, yung usual na staffing ko po talaga. Ilan po sila? 1, 2, 3. I think 4 or 5. 4. Okay, and what are the qualification of these people? Of course, sir. My chief of staff po is a lawyer. Okay. My PIO is also a lawyer. Okay. I have an engineer po. Okay. Chemical engineer. All right. Because I need her expertise. So another one is one doctor also. Good. The doctor came from the DOH. Okay. He is a medical specialist, okay, too. Noted. And another one is a lawyer also, sir. Okay. So you have doctors, lawyers, COS, etc. Good. Some of them, may mga sekretarya din po ko, Your Honor. Okay, good. Now, I'll cite you a situation na very upsetting at magagalit po siguro ang mga karinig nito. If a company is seeking for a renewal of his product, certificate product renewal, at inabutan po na expiration ng renewal, yung product niya from previous years na kung saan na-approve na po. And so, I'll cite you an example. Halimbawa po, due to expire yung Certificate of Product Registration o CPR, January 1, 2023. Pagtungtong po ng January 21, 2023, lahat po ng product na nasa shelves now that was manufactured prior to January 1, 2023, at hindi pa expired, bakit po kinakailangan i-pull out at kinakailangan itapon na lang yon bilang lugi na lang ng manufacturer? Now, before you answer that, Mr. President, binibigyan po ng dalawang options yung pong
company naghingi ng renewal. One, bibigyan siya ng provisional extension. Two, sumulat siya sa FDA para sa extension na yun. 9.5 out of 10, siya po ay nare-reject yung kanya pong request. So what happens next? Yung pong mga produkto na nasa shelves, kailangan i-pull out para sirain na lang, itapon na lang. Pero may paraan para hindi mangyari yun, kailangan magbigay. Depende po sa number of products na nasa shelves, ibibilang po yan and then magbilangan at magkakaroon po ng areglohan in the amounts of maybe hundreds of thousands or even millions. But don't tell me hindi nangyari yan. Your Honor, Senator. Because for me, Mr. President, it doesn't make sense. Yung pong produkto na wala namang kinalaman sa paghingi ng renewal for registration nitong isang company, bakit po madadamay? Bakit po kinakailang i-pull out sa shelves? Bakit hindi lang po natin payagan na hanggang maubos yun? Senate President, Your Honor, I do not have any rules which is under my mind. Under your mind? Wala pa po on my knowledge regarding that. So maybe I can ask my field regulatory operations kung yan po ay ongoing or may ganyan mga aspeto. Maybe you need to, Mr. President, maybe you need to ask your corrupt people in your agency. At yun na nga mga kababayan, ano na ang Grabe, ano, grabe mga binabangga talaga ni Sir Rafi Tulpo dito sa Senado. Kaya nakaka-proud na ito. Paano may mga ganyang tao sa Senado ngayon. Hindi tulad ng iba nun. Kaya dapat lang talaga, karapat-dapat na maupo siya dyan. Diba? At hanggang dito lang po ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah! Peace out.